Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Filipino, Quarter 1, Weeks 6 hanggang 7. Maikli at mahabang salita. Ang araling ito ay makatutulong upang mapayaman ang iyong talasalitaan sa pamamagitan ng paghanap ng maikling salitang matatagpuan sa loob ng isang mahabang salita at bagong salita mula sa salitang ugat. Ang salita ay binubuo ng pantig. May mga salitang bumubuo ng isa, dalawa, tatlo o mahigit pang pantig. Nakabubuo naman ang maikling salita mula sa mahabang salita sa pamamagitan ng pagpapalit sa mga pantig o sa mga letra nito. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat sa iyong kwaderno ang mga lugar na napasyalan ng iyong pamilya. Ikaw ay mamimili kung alin sa mga lugar na ito ang napasyalan na ng iyong pamilya. Talon, Burol, Bundok, Bukid, Parke, at Tabing Dagat. Ito ay isusulat mo sa iyong kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Pumili ng isa mula sa iyong mga naisulat na lugar na inyong napasyalan. Maglagay ng iba pang salita na may kaugnayan sa napili mong salita. Isulat ang sagot sa kwaderno. Narito ang halimbawang sagot. Kung ang iyong napili ay Tabing Dagat, maglalagay ka ng iba pang salita na may kaugnayan sa salitang Tabing Dagat. Maaaring alon, dagat, isda, barko, buhangin at halamang dagat. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Hanapin ang maikling salita sa kahon na tinutukoy ng kahulugan sa ibaba. Isulat sa kwaderno ang tamang sagot. Narito ang mga maikling salita na ating pagpipilian. Pala, tala, unan, tuna, paa, tula, at ulat. Sa unang bilang, ito ay isang kagamitan sa paghuhukay. At ang tamang sagot ay pala. Sa ikalawang bilang, ito ay isang uri ng isda. At ang tamang sagot ay tuna. Sa ikatlong bilang, ito ay ginagamit sa pagtulog. At ang tamang sagot? Unan. Sa ikaapat na bilang, ito ay kasing kahulugan ng bituin. At ang tamang sagot ay tala. Sa ikalimang bilang, ito ay isang uri ng panitikan. Ang tamang sagot, tula. At sa ika-anim na bilang, ito ay pang-ibabang bahagi ng katawan. Ang tamang sagot para dito ay paa. At sa panghuling bilang,
Ito ay ang pagbibigay ng impormasyon batay sa nakalap na datos. At ang tamang sagot ay ulat. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Punan mo ng wastong letra ang bawat patlang upang makabuo ng isang panibagong salita. Gamitin mong gabay ang larawan. Ang salita ay tala. Papalitan natin ang isang letra nito upang tayo ay makabuo ng panibagong salita. Gagawin natin gabay ang larawan. At ang tamang sagot ay tali. Sunod naman, pusa. At ang bagong salita ay puso. Sunod naman ay kahon. Ang panibagong salita ay dahon. Sunod naman ay kuko. At ang bagong salita ay buko. At ang panghuling salita ay kulay. Kung papalitan natin ang isang letra nito, ay makakabuo tayo ng panibagong salita na tulay. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Isulat ang T kung tama ang pangungusap. M kung mali. Gawin ito sa kwaderno. Sa unang bilang, ang mga salita ay maaaring dagdagan ng isang letra upang makabuo ng bagong salita. Ang tamang sagot ay letter T, tama. Sa ikalawang bilang, ang mga salita ay maaaring bawasan ng isang letra upang makabuo ng bagong salita. Ang tamang sagot ay letter T, tama. Sa ikatlong bilang, ang mga salita ay maaaring palitan ng isang tunog o letra upang makabuo ng bagong salita. Ang tamang sagot ay letter T, tama. Sa ikaapat na bilang, ang mga salita ay maaaring dagdagan, bawasan o palitan ng isang tunog o letra upang makabuo ng bagong salita. Ang tamang sagot ay letter T, tama. At sa panghuling bilang, ang lahat ng mga salita ay hindi maaaring dagdagan o palitan ng tunog. At ang tamang sagot ay letter M, mali. Ang bawat salita ay binubuo ng mga pantig. Maaari itong palitan o dagdagan ng pantig para makabuo ng bagong salita.
Pantig ang tawag sa bawat pagbuka ng bibig sa pagbigkas ng salita. Kapag isinusulat, ginagamit natin ang gitling sa pagpapantig. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Pag-ugnayin ang mga tunog sa hanay B at salita sa hanay A upang mabuo ang mga bagong salita. Narito ang hanay A at narito naman ang hanay B. Pag-ugnayin natin ang mga tunog sa hanay B at salita sa hanay A upang makabuo tayo ng bagong salita. At ang tamang sagot ay sa unang bilang singsing, sa ikalawang bilang bilog, sa ikatlong bilang anit, sa ikaapat na bilang puno, at sa ikalimang bilang tabo. Ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Piliin ang titik ng tamang sagot. Sa unang bilang, ito ay tirahan natin sa araw-araw. Ano kaya ang nawawalang letra sa salita na tinutukoy sa unang bilang? Narito ang mga pagpipilian. At ang tamang sagot ay letter A at ang salita bahay. Sa ikalawang bilang, ito ang iniinom para lumakas. Ano kaya ang nawawalang letra sa salita na tinutukoy sa ikalawang bilang? Narito naman ang mga pagpipilian. At ang tamang sagot ay letter A at ang salita ay gatas. Sa ikatlong bilang, sa dagat siya ay nakatira. Ano kaya ang nawawalang letra sa salita na tinutukoy sa ikatlong bilang? Narito ang mga pagpipilian. At ang tamang sagot ay letter A at ang salita ay isda. Sa ikaapat na bilang, ginagamit natin sa pagligo. Ano kaya ang nawawalang letra sa salita na tinutukoy sa ikaapat na bilang? Narito ang mga pagpipilian. At ang tamang sagot, letter C at ang salita ay sabon. Sa ikalimang bilang, nagbibigay ng liwanag. Ano kaya ang nawawalang letra sa salita na tinutukoy sa ikalimang bilang? Narito ang mga pagpipilian. At ang tamang sagot ay letter A at ang salita ay ilaw. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Bumuo ng maliit na salita mula sa mahabang salita sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa kwaderno. Narito ang mga mahabang salita. Kapatid, nagawa, kasal, samantala, at napatunayan. Bubuo tayo ng maliit na salita mula sa mahabang salita.
Ang maaaring sagot ay apa, gawa, asal, tala, at tunay. Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang siyam. Palitan mo ng isang letra ang bawat salita upang makabuo ng isa o higit pang bagong salita. Piliin sa loob ng kahon ang wastong sagot. Narito ang mga letra na ating ipapalit. Letter T, letter P, letter B at letter L. Ang mga salita, mare, lalim, daga, kinis at kula. Ang gagawin natin ay papalitan natin ng isang letra ang bawat salita upang makabuo tayo ng bagong salita. At ang tamang sagot para dito ay pare, talim, baga, linis, at pula. Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang sampu. Gamit ang mga salita sa column A, dagdagan o palitan ang mga ito ng isa o dalawang letra upang makabuo ng bagong salita. Kung nagdagdag ka ng letra sa salita, ilagay ito sa column B. Kung nagpalit ka naman ng letra, ilagay ito sa column C. Narito ang mga halimbawang sagot. Sa unang bilang, pula. Kung ito ay ating dadagdagan ng letter T, ito ay magiging putla. At kung papalitan naman natin ang letter P ng letter T, ay magkakaroon tayo ng panibagong salita na tula. Sa ikalawang bilang, tama. Kung magdadagdag tayo ng dalawang letra, ito ay magiging tamasa. Kung papalitan naman natin ang letter M ng letter L, ay mayroon tayong bagong salita na tala. Sa ikatlong bilang, sakay. Kung tayo ay magdadagdag ng letter L, may bago tayong salita na saklay. At kung papalitan natin ang letter S ng letter P, magkakaroon tayo ng bagong salita na pakay. Sa ikaapat na bilang, baba. Kung tayo ay magdadagdag ng letter E, magkakaroon tayo ng bagong salita na babae. Kung ang letter B naman ay papalitan natin ng letter T, ang bagong salita ay taba. At sa ikalimang bilang, uso. Kung ito ay ating dadagdagan ng letter T, ang bagong salita ay tusok. Kung ito naman ay ating papalitan ng dalawang letra, ang bagong salita ay utak. Pinalitan natin ang letter S at letter O ng letter T at letter A. Kaya ito ay may bagong salita na utak. Gawain sa pagkatuto bilang 11. Kopyahin ang talaan. Basahin ang mga salita sa column A at bumuo ng maikling salita. Ilagay ito sa column B. Gamitin sa pangungusap ang mga salita at ilagay sa column C. Ang mga maaaring sagot ay narito. Sa unang bilang, dalampasigan. Maikling salita, dala. Kung ito naman ay gawin natin sa pangungusap,
Umuwi si Ana na maraming dala. Sa ikalawang bilang, bakawan. Ang maaaring sagot para sa maikling salita ay baka. At kung ito ay gagawin natin sa pangungusap, si Mang Ambo ay maraming alagang baka. Sa ikatlong bilang, palayan. Ang maaaring maikling salita, pala. At kung ito naman ay gagawin natin sa pangungusap, hinahanap ni tatay ang pala. Hanggang sa muli mga bata!